Alleluia, ah, alleluia, ah, alleluia, ah, alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, kaniyang nilikha ang tanan. Mga tao'y di na mayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawak. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. At pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid natin nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba natin ang ating Poong Hesus Nazareno sa panahon ng pagkatakot at pangamba? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at sa mga panahong ito, no, kung kayo po ay nagsisimba ng araw-araw sa mga nakaraang araw na ito, ay makikita natin na binabaliktanaw natin ang ilan sa mga pangyayari sa buhay ng ating mahal na Poon. Na dahil nangyari na ang Pasko ng muling pagkabuhay, makikita natin ang ibang mga kahalagahan ng mga pangyayaring ito at kung ano pa ang higit na sinasabi nito ngayong binabalikan natin sila. At sa araw na ito, nakita natin si Jesus na hindi nakilala ng mga apostol sa gitna ng malakas na hangin at alon. Noong sila ay nasa bangka, patungong Kapernaum, patungo sa pagpapatuloy ng kanilang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. At nakita po natin mula sa kanilang pangamba at pagkatakot sa mga pangyayaring yun, doon nagpakita ang ating Poong Hesus Nazareno. Doon siya nagpaalala, "Ako ito, huwag kayong matakot." Nung nagpakilala siya, tuwang-tuwa silang isinakay o isinama si Jesus sa bangka. At doon sila ay nagpatuloy. Mula sa pangamba, tungo sa kasiyahan. Mula sa pagkatakot, tungo sa kagalakang kasama ang ating Poong Jesus Nazareno. Na hindi po nalalayo sa ating mga buhay. May kanikanya po tayong unos. May kanikanya tayong mga pangyayari sa buhay kung saan dumadaan ang malakas na hangin at ang malakas na alon. Hindi naman natin maikukumpara. Depende yan. May mga tao na para sa atin, parang ang babaw ng problema. Pero hindi natin alam yung pinanggalingan at pinagdaanan ng taong iyon. Tayo rin, minsan hindi nauunawaan ng iba. Minsan tayo din lang nakakaalam at nagiging malay sa pinagdaraanan natin.
Gayunpaman, may karanasan na para bang hindi natin alam ang gagawin natin. Para bang may mga hinaharap tayong hamon na imposibleng lampasan at matagumpayan. Pero, kung tutuusin, sa mga pangyayaring iyon, nagpapakilala ang ating puon. Doon, sa mga panahon ng krisis, doon mas nagiging litaw yung biyaya. Doon mas nagiging litaw yung pakikisama. Yung pakikiramay ng ating pong Hesus Nazareno. At minsan, kailangan lang natin siyang makilala. Siguro kung hindi sa mga pagkakataon na tayo'y naliliwanagan tungkol sa mga bagay-bagay o may mga oportunidad na lumalabas sa atin, siguro sa presensya din ng ibang tao na handang tumulong, handang makiramay, handang samahan tayo. Mga tanda sa mga panahong hinahamon tayo. Problema man, kawalan man, paghihirap man sa iba't ibang bagay, nagpapakilala ang puon. Ako itong huwag kayong matakot. At maganda pong hinging biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, yung kakayahang makilala ang Diyos. Yung makilala siya sa mga problema nating pinagdaraanan, sa mga mabababa at madidilim na panahon ng ating buhay, nang may pananalig na hindi niya tayo iiwan. At dumarating ito, katulad ng sa unang pagbasa, hindi lamang sa panahon ng mga pagbibiyaya, kundi pati sa mga taong handang makiramay sa atin. Handang magsilbi sa Diyos at handa tayong samahan sa mga krisis natin. Baka kailangan din natin ng matulungan tayo nila. Gaya ng pitong hinirang upang magsilbi sa sinaunang Kristiyanong komunidad. Baka nandyan lang ang tulong ng ating poong Hesus Nazareno. Baka kailangan lang lampasan natin ang ating mga takot at pangamba nang luminaw ang ating paningin at makilala siya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin din natin ang ating mga sarili. Sa lahat ng mga pinagdaraanan natin, kanino, saan, anong pagkakataon, nagpapakilala ang poong Hesus Nazarenong gumagabay at nakikiramay sa atin. Mahal na poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin.